ang biyahe ng isang guro ay tila baga isang pagbagtas sa dagat sa panahon ng bagyo, isang pagbagtas sa alon sa panahon ng baha, isang propesyong kailanman hindi hahamon sa iyong katatagan. May mga buo ang loob na sinubukan ang propesyong ito. Sila ang mga makabago at magigiting na bayani, kinatawag natin guro. Ngunit, paano nga ba maging isang guro? Samahan niyo ako at ating lakbayin ang masaya, nakakahiya at nakakabaliw ng mundo ng mga guro. Teacher's Note, #DLL, daan lang ang lahat. Narito ang mga rason kung bakit masarap ang maging isang guro. Chik 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 chik. Reason number one. Sapagkat ang bawat biyahe masaya't makabuluhan, safe na safe, walang panganib. Ngunit gaya ng pag-ibig, maari kang ma-fall. Ingat. Reason number two. May mga estudyante, mga pagmahal, very very sweet, very very caring, very very oops, bawal silang saktan, pero pwede silang mahalin. Napaka-relax mo lang pag-teacher ka! Stress-free! Woohoo! Walang masyadong trabaho! Wala! 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 Wala talaga! Wala ka ng pahinga! May bonus pang trabaho! Nakakain sa oras ng pamilya! Oops! 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 We also have a life! Stooks! Ayaw kasi namin mga yun na klase, ang mga kaibigan namin nagpapagaling sa utak! No way! Chuk! Reason number 4! Pag-teacher ka, wala ka namang masyadong iniisip.
Pero kadalasan, brado ng mga bata, na love naming lahat. Ay, pero teka, loan din. Subalit, gaano man kasarap maging guro, kinakailangan pa rin niyang tikman ang pait na nakapatong sa kanyang mga balikat. Kinakailangan pa rin niyang damhin ang pagod upang makabuo ng isang pangarap sa hinaharap. Kinakailangan pa rin niyang pagalunin sa kanyang puso ang tunay na diwa ng pagiging guro.